Magandang hapon po sa inyo lahat at maligayang pagdating dito sa simbahan ng San Padre Pio. Bago natin simulan ang magdiriwang ngayong hinga ito, pinapaalala lang po sa mga kinauukulan na ipag-isara o ilagay sa silent mode ang mga cellphones natin. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang ika-30 linggo sa karaniwang panahon, taon ka. Ang ating pakunahing nakapagdiwang sa hapong ito ay si Padre Aloy Fontila, pastor dito sa San Padre Pio Parish. Ngayon po ay World Mission Sunday. Magkakaroon po tayo ng pangalawang koleksyon pagkatapos ng komunyon. Tumayo po ang lahat at mag-isa sa pag-awit ng awit pangbuhay. Santo na wain sumayin yung lahat. Amen. Mga kapatid, sa ating buong pusong pagtanggap ng mga biyayang binibigay sa atin ng Panginoon ngayong hapon na ito, tayo dumulog sa Kanya at sabay-sabay tayo humingin ng tawad sa mga pagkakataon na hindi natin nagagawa ang dapat natin gawin para sa ating Panginoong Diyos. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubakang nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon natin Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patuwarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa magitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.
dumating na ang oras ng pagpanaw mo sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makadarungan ko ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, hindi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagbarito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin ako sila ng Diyos. Ngunit pinagtubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hindi ang salita. Naligtas ako sa tiyak at kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga nangangalunya, o kaya ay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapot ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadaguhan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin sa isang na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa ngala naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa isang piitan o sa isang kulungan ng ang direktor na siyang nangangasiwa sa kulungang ito ay taon-taon na bumibisita sa mga nakakulong sa piitan. Ang ugali kasi ng direktor ay gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa, nangyayari at mga dahilan
kung bakit ang mga taong ito ay ikinukulong, ipinipiit sa hulungan. Kaya maaga pa lang ay nandoon na ang direktor at sinasabi, bakit ka naririto sa hulungan ito? Magmula sa umaga na siya ay pumasok sa loob ng hulungan, iisa lang ang kanyang narinig. Sila po kasi, kasalanan nila, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sila po ang may kasalanan. Wala po akong kasalanan. Kaya dapat po ako ay palayain sa hulungan ito. Lahat na kanyang makausap sa loob ng piitan na iyon, lahat po sila ay walang kasalanan. At pagdating niya sa kahuli-hulihan na selda sa loob ng kulungan na iyon, ay tinanong niya ang nakakulong doon at sabi niya, ikaw naman, bakit ka naririto sa kulungan ito? Ang sagot po nung nakakulong doon ay ganito, ako po ang may kasalanan. Nagalit po ako, uminit ang ulo ko, at hindi ko po naisip ng maigi ang dapat kong ginawa, kaya nagkamali po ako sa aking nagawa, kaya ako po ay ngayon naglurusa sa loob po ng kulungan ito. Ang direktor ay nagmamadali at sumigaw. Tinawag ang kanyang mga pulis na nagbabantay sa piitan na yaon at sabi, pakilabas ninyo itong pinakahuling aking nakausap bago pa maapektuhan ang kanyang pag-iisip ng lahat-lahat ng mga nariritong walang mga kasalanan. Ganyan po ang kwento na ating nabasa sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ang publikano, ang siya lang na tumanggap at nagsabing, Panginoon, patawarin po niyo ako, hindi po ako karapat dapat na tumayo sa harapan ninyo sapagkat ako po ay isang makasalanan. Marunong magpakababa at marunong tumanggap ng sarili niyang pagkakamali. Samantala ang Pariseo na lumapit sa altar ng Panginoon, na lumapit ng napakaharap sa pinakaharap sa may altar ng templo, ay nagmamayabang at sinasabing, mabuti na lang at hindi ako kagaya nung taong nandun sa likod ko. Mabuti na lang at alam ko kung ano aking ginagawa. Mabuti na lang at nag-aayuno ako. Mabuti na lang at ako ay marunong tumupad sa mga salita ng Diyos. Kaya nga sa ating pagbasa ngayong Ebanghelyo ito ay binubuksan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano tayo dapat sumunod sa ating Panginoon. Naman, ngayon po may katanungan po ako sa inyo. Paano kayo nakakasiguro na kayo ay may lugar sa puso ng ating Panginoong Diyos? Paano po kayo nakakasiguro na kayo po ay tinatanggap ng ating Panginoong Diyos? Siguro sasabihin po ng iba sa inyo, ako, tatanggapin ka ng Panginoong Diyos pag alam mo at kilala mo ang Panginoong Diyos. Siguro iba sa inyo sasabihin nyo, tatanggapin ka ng Panginoong Diyos kung ikaw ay natatakot sa ating Panginoong Diyos.
may takot ka sa Diyos, pues may lugar ka sa puso ng ating Panginoon. Meron po akong sikreto na sasabihin sa inyo ngayong araw na ito. Alam po ba ninyo na si ang mga demonyo ay may takot din po sila sa Diyos? Alam po ba niyo na si Satanas ay alam na alam kung ano ang nasa puso ng ating Panginoon? Pero bakit po sa ating mga kwentong naririnig sa Ebanghelyo, ang Panginoon ay nasa taas at si Satanas at ang kanyang mga kakampi ay nasa baba? Dahil hindi po ang pagkatakot at ang nakakaalam kung sino ang Panginoon ang siyang may buwang sa puso ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, sino ang may buwang sa puso ng ating Panginoon? Ang marunong magpakababa at sumunod sa mga sinasabi ng ating Panginoon, sila ang meron lugar sa puso ng ating Panginoon. Kung tayo po ay sumusunod sa mga sinasabi po ng ating Panginoon, kasi po ang dali po malaman, alam po po niyo na kung minsan pinag-iisipan ko po, tatlong taon akong nag-aral sa pagdadalubhasa sa Berkeley, sa hindi po lang sa seminary po, kundi sa mga nagdadalubhasa tungkol sa ating simbahan. Tatlong taon. Pero sa tatlong taon na nandun ako, nakasama ko yung iba't ibang estudyante na nasa loob ng pamantasan na aking pinasukan, maririnig po niyo ang gagaling nilang lahat. Alam na alam pa nila, siguro kung babalik-balik na rin mo yung Biblia, baka memorize pa ho nila siguro yung Biblia. Pero marami po sa kanila, kahit alam na alam po nila kung ano yung buhay, yung paniniwala, yung kaugalian ng mga naniniwala sa Diyos, ikabaligtaran po para sa kanila. Para po sa kanila, ay hindi po sila naniniwala sa Diyos. Nakakatuwa po, dahil tinatanong po sa aking sarili, alam na nila, pero bakit sa puso nila, hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. Sapagkat yun ay hindi mahalaga sa kanilang buhay. Hindi mahalaga ang Panginoon natin Diyos sa kanilang buhay. At may papakita mo lang na mahalaga ang ating Panginoon o kaya ang ibang tao o ang iyong kapitbahay sa iyo. Hindi po sapat yung sasabihin, ay, katulad po ng naririnig namin palagi. Kung minsan po, sinusubukan ko kung tumayo po dito sa umaga pag naghahatid po ng mga estudyante yung mga magulang. Alam niyo kung ano naririnig mo dyan palagi? I love you. Bye. Kita tayo ulit. I love you. Ang sarap pakinggan. Pero makinig ka sa mga salita ng mga batang to, parang hindi nila kakilala yung mga magulang nila. May galit pa sila sa kanilang mga magulang. Nabubwisit pa sila sa kanilang mga magulang. Sabi ko, bakit ganun? Bakit ganun pa? I love you pa sila. Pagkatapos, ganun naman pala na wala naman palang pagmamahal sa puso nila sa sarili nilang magulang. Ngayon, siguro kayo may ugali din kayo. Pag umaalis kayo sa bahay,
pahalik-halik kay Mr., pahalik-halik kay Mrs., I love you, pag-aalis kayo, at sasabihin mo, mamimiss kita. Pero galing po ba dito sa puso nyo? At ginagawa po ba ninyo at ipinapakita nyo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal ninyo sa kanila? Ito po ang hinihingi sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong Linggo ito. Naway makita natin na buhay sa ating salita at sa ating gawa ang tunay na pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay tayo ngayon manalangin, sumasambalataya sa isang isamang mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa ng lahat ng nangyidati natin. Sumasambalataya ako sa isang Panginoon sa Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilat sa mga magpuman at magpapanak. Diyos, buwan sa Diyos, liwan at buwan sa liwan. Diyos na tumuong buwan sa Diyos na tumuong. Sumilang na niniginawa ay isang Ama at isa pagka-Diyos. At sa pamagitan niya, niniginawa ang lahat dahil sa ating bawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay ninawag mula sa kalagayan. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, kay Maria Birhen at naging tao. Pinapasusus dahil sa atin, nagpakasakit sa hati ng Pontio Pilato. Namatay at nilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumulong sa anin na lamang may kapal. Paririn niya siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang magkuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Nagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinaratanggalan kaysa ng Ama at ng Anak. At salita siya sa mamagitan ng mga propeta, sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang milyagan sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. At iniintay ko ang muli kong kabuhay ng namatay at ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, man tayo karapat-dapat, ngunit pinasisigla ng pagtanggap ng Panginoon sa kolektor ng buwis, pakumbaba natin idulog sa Kanya ang mga kahilingan ng sangkatauhan, lalo na ng mga misyonero. Manalangin tayo. Masuyong Ama, maawa ka sa amin. Masuyong Ama, maawa ka para sa Santo Papa, mga obispo, pari at religyoso, makita nawa nila ang patuloy na pangangailangan ng simbahang magpatotoo kay Kristo Mahabagin, na lang dahil sa kanyang habag at pagpapatawad, ibinalik tayo sa Ama, manalangin tayo. Masuyo para sa mga pinuno ng bansa, tugunan nawa nila ng buong tunog at kababaang loob ang krisis na bunga ng pagiging makasarili at nakilala nawa nila ang kanilang mga sariling pagkukulang at kapabayaan. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga misyonerong pari, mga religyoso at voluntaryong laiko sa mga misyon, nawa maging matatag silang tagapaghatid ng Ebanghelyo at magpatotoo rito sa kanilang pamumuhay ng ayon sa mga pagbabalag ang kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Para sa mga bagong bukasyong pangmisyon, nawa bukas loob na tugunin ang kabataan ngayon ang panawagan ni Kristong magpahayag ng kanilang pananampalatayang katoliko sa lahat ng tao.
manalangin tayo. Magsusuyo na awa sa para sa ating lahat na nakikipon dito, makita nawa natin ang ating mga sarili bilang mga taong tuwin ang nangangailangan ng pagbabago. Manalangin tayo. Para sa mga sumusunod na intensyon, nina Pamela Villa del Rey, Gerardo and Josefina Villa del Rey, Esther Garcia, Clara at Montano Mondilla Jr. Manalangin tayo. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, malaking dihamag ang iyong pag-ibig sa amin kaysa aming pagkakasal. Tagulog mo, tagulog mo nawa sa amin ang kababang loob na makilala ang aming mga pagkukulang at pangangailangan sa iyong awad pagpapatawad. Sinasama namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Nalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos sa pangmamangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon ng paglakay sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karamanan sa ating kapatinabangan sa buong sambayan ng Diyos. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniaayon sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadaranan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Taas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Inasama. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat. Ama naming mga pangyarihan, tunay niyong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak.
Ngayon nga iyong pinakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi na iba sa amin, minarapat mo sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi nagmamaliw. Kaya kaisa namang yan na nagsisiyawin ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sikat hanggang sa paglubog ng araw na iandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasama namin, pabanalin mo at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryo nito. Noong gabing Merkado Lucia, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong ganito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kanyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang katipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanglikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na pag-aayong ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-aalay ng kanyang buhay upang kami ay
ipag-ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami nagsisalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mabuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kaya nawa ay gawin niyang handog na nahabang panahon na katalaga sa iyo. Tunghayan nawa niya kaming nagkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ng aming santo, si Padre Pio, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay aming pag-ipagkasundo sa iyo at magbunga-nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya ang pag-ibig ang iyong simbahang nagdarampay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Francisco na aming Papa at ni Blas na aming Obispo at ng tanang mga Obispo at buong kaparian at ng iyong pinipiling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, tukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak. Sa bawat panig ng sulok ng daigdig, kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumaon at ang lahat ng mga lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningning-ningning ng walang sumaliw sapagkat aming nasisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kalooban sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gubinin ang mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinanalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, na aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ngayon panagpalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pagmamahal at kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi sana sa inyo. Amen. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako warap at dapat.
Manalangin tayo. Ama namin magmahal, maging lubos nawa ang aming paikinabang na tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ang ng lantaran ay siya naming maamtan tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magpalayan tayo mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwa, taglayin niyo si Kristo sa inyong mga puso at diwa. Salamat sa Diyos. Thank you.